isang opisyal na sasakyan ng Land Transportation Office sa mga nasitang ilegal na dumaan sa EDSA busway kanina pong umaga. Paliwanag ng driver nito, may kailangan pa siyang sunduing empleyado ng LTO at hindi raw sila aabot sa oras dahil sa traffic. Nahuli rin ang isa pang kotse at 12 motor. Dalawa naman sa mga motor ang na-impound pagkatapos madiskubring hindi ito rehistrado. Depensa ng mga nasitang motorista, late na sila sa trabaho. Paalala po, tanging mga bus at emergency vehicle lamang ang pinapayagan sa EDSA busway. Bagong-bagong balita. Inalmahan ni Attorney Man Scarpio ang pagdawit sa kanya ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban tungkol sa 6.8 billion pesos na halaga ng shabu na nasabat noong 2018. Pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang. Maaari naming tanungin. Nang sa ganun, sa pagdating ng mga komite ng Kamara noong Biyernes, sinabi ni Guban na ang totoong may-ari raw ng shabu shipment ay sina Carpio na asawa ni Vice President Sara Duterte, Davao City Congressman Paulo Duterte at dating Duterte Presidential Economic Advisor Michael Yang. Ayon kay Guban, pinagbanta ng buhay ng kanyang anak kaya ibang tawang itinuro niyang may-ari ng shabu shipment. Sa huli, si Guban din ang nakasuhan at nakulong. Sa isang pahayag, sinabi ni Carpio na walang basihan at malisyoso ang pagdawit ni Guban sa kanya at kay Congressman Duterte. Umaasa raw siya na makikita ng kamera at ng publiko na pamumulitika lang ang ginagawa ni Guban. Iwala raw siya na makikita ng kamera na nagsisinungaling lang si Guban. Gayong inamin na rin daw ni Guban sa parehong hearing na nagsumiti siya ng mga maling testimonya dati. Una na kinwestiyon ni Congressman Duterte at Company Yang ang kredibilidad ni Guban bilang witness. Happy Monday, mga Mari at Pare! Na meet and greet ni Sparkle actor host Isko Moreno, si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Yan ay matapos dumalo ni Trudeau sa Taste of Manila 2024 event sa Toronto, Canada, kung saan si Isko naman ang isa sa mga guest performer. Pinusuan naman ang photo op ni Yorme at Trudeau. Na-meet din ni Yorme ang ilan pang Canadian officials na dumalo rin sa event. Bukod kay Isko, naroon din sa Taste of Manila sina Alden Richards at Bubay. May handog silang production numbers na kinagiliwan at mainit na tinanggap ng Global Pinoys na dumalo sa event. Nasa Canada sina Alden at Isko at Bubay para sa Sparkle World Tour. Nagkaroon din ng booth doon ng GMA Pinoy TV kung saan may papremyo sa ilang dumalo. Update naman po tayo sa volcanic smog o fog mula sa Bulkang Taal na bumabalot sa ilang lugar sa Batangas. May ulat on the spot si Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Paul? Yes, Connie, sa pangkaraniwang araw kung walang vag ay dapat tanaw na natin dito mula dito sa Dalampasigan, sa Halang, sa Lipa City, yung Bulkang Taal. Pero dahil sa kapal nga ng volcanic smog, tila blank canvas yung paligid ng Taal Volcano Island. Ano ba yung agonsilyo? Namuti ang paligid sa Agonsilyo, Batangas kaninang umaga dahil sa volcanic smog na mula sa Bulkang Taal. Makapal din ang fog sa San Jose, Batangas at sa katabing lungsod sa Lipa. Malabo rin ang paligid sa Kalumpang River sa Batangas City. Hindi bababa sa 20 bayan ang apektado ng fog sa Batangas. Nangyayari ang fog dahil sa ibinubugang volcanic gas ng Bulkang Taal na natrap sa himpapawid kaya humalo sa hamog. Ayon sa FIVOX factor ang mabagal na takbo ng hangin sa Taal Volcano Island, kaya hindi agad na didissipate o nababasag ang volcanic gas. Ang plume o pagsingaw ng usok umaabot sa 2,400 meters ang taas, aabot sa mahigit 3,300 ang huling naitalang sulfur dioxide emission sa bulkan. Wala pa raw dahilan para itaas ang alerto sa Taal. Pinapayuhang mag-face mask kung hindi maiwasang lumabas ng bahay bilang proteksyon sa increased volcanic gases.
Samantala, Connie, ilang beses na rin sinabi ng state volcanologist na FIVOX na hindi pa naman daw puputok itong bulkang Taalano dahil wala naman daw silang naitatalang pagyanig sa bulkan. At sa ngayon ay bagamat may vag, wala naman tayong naamoy na volcanic gas o asupre dito sa Halang Salipa City. Connie. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Bagong-bagong balita. Nagtungo sa Department of Justice sa Maynila ang Sparkle actor na si Sandro Bulac para maghain ng reklamo laban sa independent contractors na sina Jojo Nonez at Richard Cruz. Detalye tayo sa inyo sa ulat on the spot ni John Consulta. John? Go ahead, John. Dati formal na nagahin na reklamo with Chris Cazotot, ang ND Public Corruption Division at ang aktor na si Sandro Bulac sa opisina ng Department of Justice sa Maynila. Kasama ang kanyang private lawyers at ama na si Ninyo Bulac. Pinalumpaan ni Sandro Bulac ang kanyang sulaysay na nakapaloob sa mahigit 200 na pahinang reklamo. Ayon sa abogado ni Sandro na si Attorney Zarina Raz, kumpiyansa sila sa inihahing kaso dahil matibay daw ang kanilang mga ebidensya. Naging matitid naman, Rafi, ang pahayag ni Sandro na nagsabing lalabas din daw ang katotohanan. Bahagya naman naging emosyonal si Ninyo Bulac na naisan pala ang reklamo lalo pat di raw madali ang pinagdadaanan ng anak matapos mangyari raw sa kanya ang pang-abuso. Dadiretso, Rafi, sa Senado ang NBI at si Ninyo Bulac para humarap sa pag-inig na na-schedule lang ngayong araw. Sa mismo pag-inig din ng Senado noong isang linggo, Rafi, tinanggi ng independent contractors ng GMA Network na Jojo Nonez at Richard Cruz ang mga aligasyon ng aktor. Yan muna, latest mula sa Department of Justice, balik sa Rafi. Maraming salamat, John Consulta. Rumagasa ang magkahalong tubig at putik sa ski resort na yan sa Western Austria. Dulot yan ng malakas na pag-uulan sa Alpine regions itong weekend. Ang ilang sasakyan, ano may mga laruan na nahulog at inanod ng ilog. Dahil sa masamang panahon, apektado rin ang biyahe sa ilang lugar sa Austria dahil sa mga nasirang kalsada at riles. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.